Sabi sa kanta kanina, there is no hard place that can silence my praise. Don't let anything silence your praise right now. Ano mang problema mo, pagsubok mo, don't let it stop your worship. Don't let it stop your praise. Kahit yung katabi mong hindi nagpupuri, don't let them stop you from praising God. You have the right to worship Him. You have the right to bless Him. Come on, for 10 seconds. Lahat ng mga tatay, mga nanay, young people, bigay natin yung pinakamalakas na papuri sa Diyos. Come on, praise Him, praise Him, praise Him. If you will not praise Him, the stones will cry out. The stones will cry out. Don't let the rock out praise you. Don't let the stone out praise you. Bigyan natin ang Diyos sa malakas sa palakpak, mga kapatid. For His goodness, His greatness, I feel the very strong presence of the Lord this morning. Hallelujah. Thank you, choir, for that wonderful singing, for ushering us this morning to the presence of the Lord. Naniniwala ko na may dakilang gagawin ang Panginoon sa lugar na ito ngayong umaga, mga kapatid. Not because of me, not because of you, not because of Pastor Ted, but because Jesus is in the house. Hallelujah. And it's impossible to meet Jesus and stay the same. Lahat po nang na-encounter si Jesus will always experience a turnaround in their life. Praise God. A blessed morning to all of you. Remain standing, mga kapatid. I greet you all in Jesus' name. It is such an immense pleasure to be here sa United States of Apokon. Praise God. Thank you so much for letting me be a part ng special occasion, mga kapatid, sa lugar na ito. Sabi nga, ang December is the most wonderful time of the year. Hallelujah. May mga Christmas bonus, 13th month pay. May ibang 14th month pay, mga kapatid. Kaya iba yung mga ngiti ng mga kapatiran ngayon. Praise God. Hallelujah. So, kay bilis ng panahon, mga kapatid. Parang kailan lang ngayon, sasalubong na naman tayo ng panibagong taon. At di pa rin ako tumatangkad, mga kapatid. Ilang talon na ako kada New Year. Walang nangyayari. Pero we should thank the Lord, mga kapatid, for the whole year 2022. Amen? Marami pong hindi nakaabot ng December 2022. But here you are right now, mga kapatid. All because of the grace of God and the goodness of God. And I want to say, mga kapatid, that I'm very proud of you. Hallelujah. I believe marami sa inyo this year, you are in the verge of giving up and, you know, you have been through heartaches and disappointments and personal failures, mga kapatid. May mga panahon na parang ayaw nyo nang bumangon sa higaan, pero bumangon pa rin kayo. May mga panahon na ayaw nyo nang lumaban sa buhay, pero lumaban pa rin kayo. I'm very proud of you. Hallelujah. Tapikin mo ngayon katabi mo, sabi mo, I'm very proud of you. Hallelujah. Nakangiti ka pa rin kahit wala ka ng pera. Praise God. Salamat na patuloy kayong lumalaban sa buhay, mga kapatid. Sa mga naglilingkod sa Panginoon, laging may pag-asa sa Panginoon. Blessed is the man who trusted in the Lord and whose hope is in the Lord is. Sa mundong pabago-bago, we need to anchor ourselves into something that will never change. And that is our God, mga kapatid. Hallelujah. And I rejoice, mga kapatid, for the gift of life. Although this year wasn't perfect, not everything was roses and rainbow, but God is still good. Hallelujah. Sabi nga nila, ang panahon ngayon, nandito tayo ngayon sa generation of the less. Okay, less generation, L-E-S-S, the less generation. Maraming mga
Kabataan ngayon ang puro na aimless, dreamless, churchless, purposeless, prayerless, godless, thankless, backless, boreless, kung anong klaseng mga less, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, bagamat ang generation natin ay mga less, ang ating Diyos ay palaging full, mga kapatid. Faithful, powerful, merciful, helpful, peaceful, plentiful, purposeful, full of goodness, full of power, full of glory. Yan ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. And I don't care kung anong klaseng gaano kayo ka-mess up this year, anong mga klaseng mga broken commitment, broken promises. Marami sa inyo nung last January 2022, sabi nyo magpapapayat na kayo. Sabi nyo mag-gym na kayo. Sabi nyo magfa-fasting na kayo. Pero parang everything is broken promises, mga kapatid. Pero sabi nga, it's not how you start. It's how you finish. Hallelujah. You will bounce back this month for the glory of God, mga kapatid. Amen. Solis family, thank you very much, Pastor Ted, Tita Masol, Ashton, kay Pearl, kay Tozer, at kay Spiker, mga kapatid. Hallelujah. Thank you. Sino yun? Hallelujah. Thank you for always believing in me. Pinatunayan ng Solis family na ang family ay wala sa dugo, kundi nasa spirit, mga kapatid. And they have given me the spirit of a family. Dahil ang dami kong family, mga kapatid. Totoo lang. Sa mother side ko, 22 sila lahat magkakapatid. Sa father side ko, 9 sila. Kamag-anak ko ang mga Gamayon, mga Boscano, Pestanyo, Patayan. Parang 40% ng mga tao sa UPC Philippines, kamag-anak ko, mga kapatid. Ganon kami karami. Hallelujah. Dahil yung, mahirap explain to eh. Yung lolo ko at lola ko sa mother side ay may mga dating asawa. And then sa kabila, 13 sila. Sa kabila, siyam sila. Kandamata yung mga asawa nila. And then nagtagpo silang dalawa. Nasasabayan niyo ako? Nagtagpo sila, kabila 9, kabila 13. Tapos nung nag-asawa sila, isa lang ang anak nila at yun po yung aking mother. So yung mother ko ang nasa gitna ng dalawang mga half-sisters and half-brothers. At mother ko, and then ako, mga kapatid, sa gitna. And then ako, tapos yung 20 ko na anak in the future. Pinaghahandaan ko yan eh, mga 20 na anak, mga kapatid. Hallelujah. So, kaya halos lahat ay family ko, mga kapatid. Pero di ko sila iniinsulto, okay? Pero I'll tell you, sa dami ng family ko, konti lang doon ang close ko. Hallelujah. Pero ang Solis family, hindi man sila kasama doon sa family tree, pero tuwing nandito ako, ay ramdam ko, mga kapatid, na ako po isang pamilya. Kaya bilang panganay na anak ni Pastor, ako po ay nagpapasalamat, mga kapatid, sa pagkakataon. Kung mag-stay po kayo sa kwarto sa taas, yung dito banda, magpaalam lang kayo sa akin, okay? Magsabi lang kayo para for courtesy, okay? Dahil yan po ay ang aking kwarto. Praise God. Hallelujah. At masaya ako, kasama ko rin ang aking multi-talented, beautiful cousin, mga kapatid, Sister Carmel. Pinapasabi niya na single pa siya. Pinipilit niya ako pasabi, single pa ako. So, single pa po, Sister Carmel. At mahal na mahal ko yan, mga kapatid. At very proud ako sa kanya. Amen. Everybody shout praise the Lord. So, ang mensahe ng Diyos sa atin, mga kapatid, is straight and simple. This will only serve to you as a guidepost as we cross over for another year, 2023. Praise God. So, if you have your Bibles with me, mga kapatid, turn it in Deuteronomy. At ang akin pong preaching, mga kapatid, ay in line po sa ating tema. Alam niyo po ba yung ating theme? Na-forget niyo na. Ang tema po natin ay forgetting not His benefits. Hallelujah. Alam niyo sa UPC, lagi tayo gumagawa ng tema, pero wala namang nagpipreach sa tema. Hallelujah. So sabi ko, bakit pa tayo nagtitema? So ako ngayon, ang preaching ko ay in line sa tema.
para po mga kapatid ay mapanindigan naman natin yung atin pong ginagawang tema. So Deuteronomy chapter 8, I'm using a New Living Translation, praise the Lord, NLT. Deuteronomy chapter 8 verse 1, be careful to obey all the commands I'm giving you today, then you will live and multiply, and you will enter, occupy the land, swore to give your ancestors. Basahin nyo minsan yung Deuteronomy. Sobrang ganda mga kapatid. Ang Deuteronomy ay parang giant summary ng lahat ng nangyari sa Book of Exodus, sa buhay nila sa wilderness. At ang Deuteronomy ang farewell speech ni Moses. Ganda siya mga kapatid. Deuteronomy 8 verse 2, remember how the Lord your God led you to the wilderness for 40 years, humbling you and testing you to prove your character and to find out whether or not you would really obey His commands. Yes, He humbled you by letting you go hungry and then feeding you with manna, a food previously unknown to you and your ancestors. He did it to teach you that people need more than bread for their life. Real life comes by feeding on every word of the Lord. And then skip tayo mga kapatid, verse 10. When you have eaten your fill, praise the Lord your God for the good land He has given you. Verse 11, but that is the time to be careful. Beware that in your plenty you do not forget the Lord your God and disobey His commandments, regulations, and law. For when you have become full and prosperous and have built fine homes to live in, when your flocks and herds have become very large and your silver and gold have multiplied along with everything else, that is the time to be careful. Do not become proud at the time and forget the Lord your God who rescued you from slavery in the land of Egypt. And then last mga kapatid, Psalms 103. At ito po mga kapatid, yung atin pong theme verse. Basahin ko na lang dito sa mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all. Verse 1, start tayo sa verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Hallelujah. Pwede yung tapikin mo sa likod yung katabi mo, sabi mong, do not forget to remember. Huwag mong kalimutang alalahanin. Forget not all His benefits. What are those benefits? Verse 3. Hallelujah. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. Verse 4. Who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. I want to preach to you, mga kapatid, on the subject, the fullness that brings foolishness. The fullness, F-U-L-L, that brings foolishness, F-O-O-L. Tanungin mo ngayon katabi mo, sabi mo, are you full? Anong full? F-U-L-L or F-O-O-L? Full, F-U-L-L, does not make you a fool, F-O-O-L. But full with forgetful, that is what makes you a fool. Walang mali maging fool. Ang mali ay yung fool ka pero naging forgetful ka sa Diyos. And that's the fool that will make you a fool. Taas natin ang ating dalawang kamay. Pikit natin ating mga mata. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ano pa bang hihingiin namin, O God? If we pray for your presence, it's already here. If we pray for your blessing, it has been overflowing in this place. Lord, one more thing that we ask, O God, na uuwi kami with life transformation and change, O God.
Lord, I pray that you help me to be a mouthpiece, O Lord, to remind your people not to forget you, O God. Hallelujah. Help me, Jesus, to encourage, uplift, and inspire your people. Pagalingin mo sino mang may karamdaman, pasiyahin mo sinong nalulungkot, i-comfort mo sino mang down sa mga oras na ito, Diyos. Hallelujah. At sino mang duruguan ang mga puso, wasak ang puso, ikaw ang dahan-dahang pumulot ng pirapirasong pagkabasag ng kanilang puso and make their heart brand new again, O Lord Jesus, because you are the mender of the broken heart. We claim the victory in Jesus' name. Amen and amen. Clap your hands to the Lord Jesus. Hallelujah! Yung para kay Jesus, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! You may be seated. Thank you very much for your patience to stand. You know, one of the greatest gifts that God gave to humanity is the gift of memory. Isa sa pinaka magandang regalo ng Diyos sa atin is the capacity and the ability to remember. Be it good or bad, good man or bad memories, we thank God for memories. Mga happy memories, katulad ng pumunta tayo sa beach, mga memories na first time yung nakasakay ng roller coaster, memories na first time nyo nakain ng ice cream, mga memories na merong masarap na Christmas dinner, parang nandyan sa likod, napipressure ako, ang ganda ng catering, parang nagutom ako bigla, mga kapatid. Mga memories nung unang mong nakita yung unang crush mo. Hallelujah. Sinong may crush? Walang mga crush? Mga zombie, mga tao dito, mga kapatid. Naalala ko yung first crush ko, di ko makakalimutan hanggang ngayon. Teresa Almazan. Hallelujah. At yung first girlfriend ko na nagpatibok ng aking puso ay si Liza, hindi, joke lang, si Yumiko Marie Kushida. Hallelujah. Naalala ko pa siya. Japanese. Parang iba na inaalala ko. Hallelujah. So, very vivid pa po sa aking memory, mga kapatid. Hallelujah. At yung classmate mo nung grade 1 na nakaigit sa short. Hallelujah. Talagang hinding-hindi mo makakalimutan. Hallelujah. Yung top 1 nyo sa school nung grade 1, nakalimutan mo na. Pero yung classmate mong nakaigit, until now, hindi makakalimutan, mga kapatid. The memories are very vivid. Ang pangalan ay si Ronnie. Hallelujah. Hindi ko pa makakalimutan yon. So meron tayong mga happy memories, mga kapatid. Hallelujah. In our life. But of course, may happy memories. Meron din tayong mga bad memories, mga heartbreaking, tormenting memories, mga memories of failures, trauma, accident, disappointment, loss of loved ones, mga kapatid. Hallelujah. Nung dinala ka sa dentist, isang memory hindi mo makalimutan. Or nung naalala mo nung bagong tuli ka, hallelujah, nangamatis, hallelujah. Mga memories na hindi natin makalimutan. And we thank God, mga kapatid, for the memories. Ang life is not a collection of days and months. But what makes life life is the tapestry of memories of happiness, love, fear, and pain woven together, mga kapatid, into a beautiful art. That's why I'm here to encourage you, church. Enjoy and live every moment that you have right now, mga kapatid. Because today's moment will be tomorrow's memory. Hallelujah. Kung pwedeng maging mabait ka na ngayon. Hallelujah. Kung pwedeng maging masaya ka na ngayon. Create beautiful memories in your future by living the moment. Ito yung tinatawag na Carpe Diem. Hallelujah. Seize the day. Seize the moment. Hallelujah. Ano mang ginagawa mo ngayon, huwag ka mag-focus sa past. Wala ka nang magagawa doon. At huwag ka masyadong magkaroon ng stress sa mangyayari sa future. I-enjoy mo yung moment mo ngayon because someday, this will be your memories. And our goal in life is to create beautiful memories, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung meron diyang may mga utang, magsibayad na kayo, mga kapatid. Hallelujah. December na, di ka pa nagbabayad sa binili mong Avon, saka Natasha. Hallelujah. Yung mga may utang dyan, magsibayad na kayo. Hallelujah.
Kung meron sa iyong may mga hinanakit pa, may mga tampuhan pa dyan, hallelujah, sa family, sa church, sa kaibigan, mag-reconcile na kayo, hallelujah. Magbati-bati na kayo bago matapos ang taon na ito. Life is too short to hold on grudges, anger, and hatred, mga kapatid. Ang sabi ni King David, this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. I can't rejoice in the past. It's already done. And I can't rejoice in the future. It's unknown. But if there's a right time to rejoice, it is to rejoice right now. I said rejoice right now. This is the day. Don't wait for future victory. This is your day. Kung may tamang panahon to worship God, you need to worship God right now. You need to praise God right now. You need to lift your voice right now. Dahil ang mga memories, they reminds us that nothing lasts forever. Hallelujah. Don't waste your time crying over your past and worrying for your future. Enjoy your life now. Smile today. Love today. Give today. Mga ninong, bakit na kayo nagtatago? Hallelujah. Pag December. Finding ninong na tuwing December. Hallelujah. Love and enjoy life, mga kapatid. Huwag mo masyadong gawing complicated yung buhay mo na ang dami mong kaaway, ang dami mong katampuhan. Alam niyo, pag may kagalit kayo, lumiliit yung mundo, mga kapatid. Para pang bawat lakad mo, may iniiwasan ka kasi nandyan siya. Huwag mong gawing komplikado ang buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. Enjoy your time with your family. Yakapin mo ang iyong mga loved ones, mga kapatid. Hallelujah. Parang pagsasakay lang na eroplano yan, mga kapagsakay mga airplane. Tuturuan kayo paano mag-prepare sa, tawag doon? Sa yung life vest. Parang isipin mo, ano bang mangyayari? Mamamatay ba tayo? Bakit nagpatay tinuturuan ng ganyan? Pero yun pala tinuturo, in case of emergency. Hallelujah. That's why mamaya, mga bata, mga young people, yakapin nyo si mami, yakapin nyo si daddy. Sabi niyo, Dad, I love you. Ma, I love you. In case of emergency, I love you. Hallelujah. Dahil hindi mo alam mamaya, magkandamatay na mga kapatid. Hallelujah. We cannot predict life. Just because matanda ka na, ay sure na mamatay ka. Hallelujah. Maraming bata pa lang maagang namamatay. You need to live your moment right now and give your best to the Lord. Hallelujah. Pagpasok sa church, ibigay natin yung the best sa sigaw. Ibigay natin yung the best sa palakpak. Huwag nating tipirin ang Diyos. Live your moment right now. Anong sabi doon mga kapatid? Yesterday is history. Tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why it's called present. Hallelujah. You need to live the moment that you have right now with the Lord. Don't count your days, but make your days count. Hallelujah. Make every day of your life special, mga kapatid. Ako, as nung namatay na yung aking daddy, mga kapatid, hallelujah, andun yung forever butas yung aking puso. Puro ako regrets, mga kapatid. Dahil naalala ko si daddy, lagi niyang gustong magpahilot. Pero lagi ko sinasabi, ayoko dad, ayoko. Nakapagod, ayoko. Hallelujah. And lagi sinasabi ni daddy, pag mamatay ako, magsisisi ka, ba't di mo ko hinilot? At yun nga, namatay siya, mga kapatid. Hallelujah. So ngayon, lagi ako may forever wish na sana hinilot ko siya. Sana pala kung alam ko lang na malapit siyang mamatay, niyakap ko na siya ng todo at lagi ko siyang kasama, mga kapatid. How I wish na pinapangarap ko one day magpipreach ako and nandyan siya sa harap and he'll be very proud of me, mga kapatid. But those days are over. Those time has already lumipas na, mga kapatid. Hallelujah. That's why right now, ayusin mo na ang sarili mo, ang relasyon mo sa iyong magulang, ang relasyon mo sa iyong kapatid, ang relasyon mo sa iyong pastor, ang relasyon mo sa church. Because we need to seize the day and seize every moment na binigay sa atin ng Panginoon. May iba sa inyo, hindi pa rin kayo maka-move forward in life, still wallowing in your past,
Dahil meron kayong mga failures, meron kayong mga mistakes before, meron kayong mga pagkukulang sa Diyos. Here's a word, mga kapatid, na pinangawakan ko sa aking life. Hallelujah. Lagi ko itong sinasabi, mga kapatid. I am a product of my past, but I'm not a prisoner of it. Ulitin ko, mga kapatid. I may be a product of my past, but I refuse to be a prisoner of my past. Produkto ako ng aking nakaraan, pero hindi ako mabibihag ng aking nakaraan, mga kapatid. The Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things have become new. Your past is powerful. Pero yung perspective mo sa past, nakadepende, mga kapatid, sa yung pag-move on sa life. Satan will use your past to bully you, to mock you, and to blackmail you. Believe me, mga kapatid, pagtatayo kayo dyan sa likod ng pulpito, bago kayo tumayo dyan, ang galing ni Satanas mag-throwback. Sabihin sa inyo, Satanas, Earl, throwback Thursday muna tayo. Tapos ipapaalala sa iyo ng Diyos, ng Satanas, ang iyong mga pangit na nakaraan, ang iyong mga maitim na nakaraan, ang iyong mga nakakahiyang nakaraan, mga kapatid, hallelujah, na mahiya kang tumayo sa likod ng pulpito. Gagamitin ni Satanas ang nakaraan mo para hindi ka tumayo, para hindi ka magpagamit, para hindi ka magpuri, mga kapatid. Pero salamat na lang sa ating Panginoong Jesus, He used our past to shape us for our future. He used our past to humble us. He used our past to prepare us, mga kapatid. Sino dito may mga pangit na nakaraan? Hallelujah. Singa. Parang puro pangit na kasalukuyan. Sino may mga pangit na nakaraan? Taas ang kamay, huwag kayong mahiya, mga kapatid. Hallelujah, I'm here to tell you now, God is more powerful than your past. Hallelujah. I don't care how ugly your story and how dark your history is, God can use your past for His glory. Hallelujah. Gaano man kapangit yan, mga kapatid, ay kayang-kayang gamitin yan ng Panginoon upang magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. At ang Book of Deuteronomy ay binigyan tayo, mga kapatid, ng fresh perspective about the blessing of our memories and the blessing of our past. You see, memories, everybody shout memories, could protect us, they could guide us, they could lead us, and they could inspire us so that we will become more wiser, better, and stronger than yesterday. And sometimes, yung mga bad past, yung mga dark past, yun ang nagsisilbing nagiging liwanag upang hindi natin maulit kung ano yung nagawa natin before, mga kapatid. Hallelujah. 40 years of wilderness ay tapos na. Nasa brink of Jordan River na sila. Ready na sila para pumasok sa Promised Land. At binigay ni Moses ang kanyang huling speech, mga kapatid. Ang Book of Deuteronomy, dyan po, mga kapatid, mababasa ang speech, last na speech ni Moses. At kung babasahin niyo yan, mga kapatid, if you analyze it and break it down, makikita mo na ang main point ni Moses, it's all about memories. It's all about recap, recollect, refresh, reminisce what has happened yesterday. Hallelujah. Isn't that wonderful? Before they face the future, they must first reminisce their past. Dahil yung kanilang past ang mag-guide sa kanila in their future, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung babasahin nyo ang Deuteronomy, paulit-ulit na mababasa nyo dyan ang word na ito. Remember. All through that book, sa Book of Deuteronomy, paulit-ulit sinasabi ni Moses, remember, remember, remember. Remember nung mga bata pa kayo. Remember nung nandun tayo sa desierto. Remember nung wala kayong makain at nag-supply ang Diyos ng mana. Remember nung nauuhaw tayo at nag-provide ang Diyos ng bato na umaagos ang tubig. Remember nung panahon na gusto yung kumain ng karne at nagpaulan ang Diyos ng quail. Hallelujah. At pwede yung kainin yung pugo na yon, yung quail na yon. Remember, puro remember, mga kapatid. It's all about recap. Dahil ang Exodus
It's all about what is the law. What are the laws? Ang book of Numbers is how to do the law. How to apply the law. Hallelujah. Di kasi kayo nagbabasa ng Bible. Puro kayo tulfo, mga kapatid. Walang magsabi. Ang book of Exodus is what are the laws. Ang book of Numbers is how to do the law. At ang book of Deuteronomy ay sinasagot ang question, why do we have these laws? And in-explain ni Moses that the reason why ang daming law, ang pinaka-reason at foundation bakit ginawa ng Diyos ang law ay because of love. Ginawa ng Diyos ang law not for Himself, pero ginawa ng Diyos ang law dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Lahat ng law ng Diyos ay hindi dinesign to restrict our happiness. Ang mga utos ng Diyos ay dinesign niya para ma-maximize natin yung ating buhay, para maka-experience tayo ng totoong freedom.